Yo guys, welcome back sa channel ko. And today, pag-usapan natin ngayon ang PVU, kung sulit pa ba or ayaw na. Tara at suriin natin mga kapatid. So ngayon, sa mga nangyayari ngayon ng PVU nga, dito na. So sa October 20 is papasok na or mag-start na yung maintenance sa October 20. At saka, ang mangyayari is for whole week is walang farming, walang anything, walang transactions. Bakit? Kasi ikakapi ng PVU ang lahat ng plants natin papuntang factory chain. So doon ikakapi lahat ng mga NFTs natin doon sa game na yon or doon sa PVP na hinihintay natin lahat. So punta tayo sa presyuhan ng PVU ngayon. Ayun. Ang PVU ngayon ay nasa 137 na lang. So sobrang baba nito ngayon. Sobrang ang taas ng binaba ngayon ng PVU. Kumpara natin dati na nag-stick siya last week dito sa 160, 170 ngayon. Unti-unting bumababa, nasa 130 na lang ngayon. So ang tanong, is sulit pa bang mag-invest ngayon? Well, hindi ko naman kayo in-advise na mag-invest talaga sa larong ito or sa mga NFT games na pinopromote natin dito sa channel. Hindi ako binabayaran itong mga NFT games na to. Pero hindi ko din sinasabi na mag-invest kayo or hindi kayo mag-invest. Since nasa sa inyo din yung decision, nasa sa inyo din yung kayo din yung mawawalan. So for me, kung i-invest ako kasi yung pinakababa ngayon, kung pupunta ka dito sa market is nandun ko muna dito sa market. Ang pinakamababang seed ngayon or I mean plant ngayon is nasa 7 na lang. So by the way, kung magtatanong kayo anong ginagamit ko na extension para makita itong dollar per day, yung LE per day ng kita ng plant, punta kayo dito sa Chrome extension. Ito yung dinownload ko, PVU tool at saka PVU profit and price tool. So ito yung dalawang dinownload ko para makita to lahat. So ito yung information ng plant, and also pag meron kang seed makikita niya sobra. Nung nagtry ako nito, nung may seed ako last time, nakita ko anong klaseng plant yung seed ko. So yeah, tignan natin to. Actually, wala akong land. Yung free lang na land yung gamit ko. Pero, meron akong 5 NFTs. So, nagsimula ako sa isa lang. Pero actually, nung pagsimula ko, wala pa talaga ako. Walang-wala. Ito yung pinakaunang plant ko. Ngayon, nasa 5 na. So, ang ginamit ko is, nag-i-invest lang ako dito. I mean, hindi ako pumasok ng pera. Pero, nire-reinvest ko yung mga kita ko dito. And sinwerte din, nag-drop din ng seed yung dalawang plant ko. Ito at saka ito, nag-drop sila. Ito yung mga anak nila. So, not bad. Okay na din. So for me, ano nga ba ang pinaka-the best na plant na pwede natin pang-farm? Actually for me, para sa akin, opinion ko to. This is my own opinion and syempre magkakaiba naman tayo. Ito yung sa experience ko. For me, maganda yung Parasite at saka Electro. Bakit? Kasi ang Parasite is wala siyang negative weather or wala siyang negative effects sa mga weather. So kung pupuntahan natin yung weather, search natin, PVU Weather Guide. Kung pupunta tayo dito, search ko lang yung Parasite. So ito, tignan natin yung Parasite. Dito natin titignan kung gusto mong bumili ng plant, titignan mo yung weather niya. Kung good ba or hindi, kasi baka maubos or wala din additional yung plant mo. Tignan natin itong spring. Itong spring is meron siyang plus 100%, puro 100% pag Parasite talaga. Dito sa summer, may 3. Dito sa autumn, may 3 din. Pero, pagdating sa winter, wala siyang binibigay. So, wala. So, dito lang, puro 3 and puro 100 ang binibigay. 100%.
ang binibigay ng mga weather, and wala siyang negative weather effects. So ito yung kinaganda. Kasi last time, ito, nasa 1,100 lang yan. Tignan nyo, every 5 days. So every 5 days is nasa 110 or 1,100 lang yung supposed to be yung in-expect ko dito sa plant. Pero anong nangyari is that naka-harvest ako ng 1,600 sa loob ng 5 days. So, kulang-kulang or estimated ko nasa mga 300 plus per day ang naging kitaan ng plant na to, or ang LE na kinikita nitong plant ko. So, goods ba? Yes, sobrang goods. Isipin natin ang laki ng dinagdag niya. And also, maganda din yung electro. Kasi minsan nag-harvest ako nito. Kasi 50% din yung electro. So, bago kayo, search muna. Bago kayo bumili ng plants, search kayo dito sa market. Kung okay ba, hanapin nyo dito kung anong gusto nyo. And syempre, yung weather niya. Kasi, like, sa fire, hindi naman no, lahat ng time is maganda yung fire. Ayun, ang dami ng fire. And marami din siyang mga negatives. So, maganda, both good and bad, kasi meron siyang mga positives, meron din mga negatives. So, yun lang. So, very risky for me kasi yung plants is 2 to 3 days siya ang harvest niya. And what if pagka next day is nasa ganito, negative 40%. So, ang mangyayari is negative 40% ka kung hindi ka gagamit ng greenhouse. So, yun ang mangyayari sa kanya. Pero for me, balik tayo dun sa katanungang, sulit pa ba ang PVU or ayaw na? For me, tingnan nyo, hindi ko to binebenta or hindi ko binenta itong mga plants na to kasi yun nga, magti-20 na. So, yun lang, di ko alam kung anong mangyayari sa 20 or after ng 20 or sa PVP time. But for me, ito yung mangyayari is kakapi nila lahat ng NFTs natin and then papasok tayo sa bagong era ng PVP or sa ng PVU. Kasi ilalabas nila ang PVP. And hopefully, na magiging sulit naman yung paghihintay natin. And magkano nga bang kitaan ko? Pakita ko yung muna sa inyo. Punta ko dito sa farm. So, ito yun. LE per hour yung nare-receive ko is 56.74 per hour. And 1,361.87 yung nare-receive ko every day. So, sa conversion ngayon is nasa 3 PVU. Ganon, 2 PVU, 2 point something PVU per day. And for me, okay na din. Kasi ito lang yung plans ko eh. And mababa naman ngayon kung pwede kayong bumili. Actually, marami kayong mabibili sa market ngayon na murang-mura kung marunong kang maghintay. So, unlike before na talaga maghihintay ka or i-reach mo yung 100 PVU, ngayon, hindi na. Ipon ka na lang, konting ipon mo na lang, tapos meron sapling, and saka may bagong update pala yung PVU. Dito sa World 3, yung pagbibigay natin ng water dito sa World 3, yung R6 niya, yung Reward 6 niya, is hindi na pala 4 saplings ang ibibigay. So yun lang, medyo bad and medyo sad, kasi ang laki ng tulong, malaking tulong to, lalo na everyday. Kasi para makaipon tayo ng saplings, ngayon naging dalawang sunbox na ang binibigay niya. So medyo lagi pa ngayon kasi early morning ganito talaga basta PVU expected na to. So yun lang for me today, and hopefully na mag-invest kayo, i-search nyo kung ano nga bang maganda or maganda pa ba mag-invest ngayon. For me, yes, it is good. Kung titingin tayo ulit sa market, ang presyuhan ngayon is murang-mura. So nakita niyo naman yung akin is na meron na ako mother 3 na lang yung kulang. Mother 3 na lang yung kulang. Kasi hindi pa ako makabili-bili. Ipon muna ako. And after makabili, then that's good. Ayun natin, electro. Maganda yung electro din. Yun, nasa 2,000 pesos na lang. So,
Yung Electro nasa 2,000 pesos. Yung pinakamababa, ito, 2,500. So ito not bad, hindi na masama yung presyo. Yun nga, bumababa, pero hindi na rin masama. Kaysa naman, na wala kayong kikita, hindi kayo kikita. So ito yung per day niya, so 280 LE per day, 100. So tignan nyo dito. Pag bumili kayo ng plans, ito yung tignan nyo. Masama ba? No, hindi na masama yan. It's good. $1.24 per day. Okay din. Kasi in-expect ko naman din na darating yung PVP. And hopefully na maganda din yung kitaan dun. So, pwede ko naman din ibenta to. Yung mga plans ko after ng kung ayawan na talaga, then pwede natin benta lahat ng to. So, yun lang for me today. And hopefully, is may natutunan tayo. Salamat sa mga nakinig dyan. God bless. See you sa next video ko.